So, ayan, what's up guys? Ayan, nandito po tayo dun sa isang bahay na dinaanan natin kanina, yung patawid po dun kila Kuya Tony. Ayan, ano nga palang pangalan mo, Kuya? Mario po. Ay, si Kuya Mario, bahay nila Kuya Mario. Yun, napadaan kami dito kasi ito po yung sapa, ayan po yung sapa, ayan. Nandito po sila sa gilid ng sapa guys, ayan, yung bahay nila. So, ayan, ano pong kinabubuhay niyo dito, Kuya? Ito lang po, tinda-tinda lang po. Extra construction yan. Construction po. Opo. Ngayon po Kuya, dahil pandemic, wala kayong pahinga ito. Wala po kayong trabaho. Wala po akong trabaho. Lahat ngayon tinamaan. Lahat tinamaan eh. Talagang, so ano po ngayon ang kinabubuhay ng pamilya mo Kuya? Ito, kasi habang wala pang trabaho. Tsaga-tsaga lang kami sa pagtitinda, ganyan. Tinda ng kakanin, yan, lupa. Tsaka, yan yung mga kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Tapos yan, pag may sideline na construction yan. Okay, kitaan. So ayan po, nag-iisa lang po yung bahay nila Kuya dito sa gilid po ng sapa. Ayan po yung pinaka ng bahay nila, ayan. Ayan, butas-butas na rin. So, ang pinaka-concern po dito ni Kuya, ilan taon na po kayo dito sa lugar na kapatay? Hindi ko maano, kasi napunta po ako dito, edad ko na nasa mga 9 na taon. 9 years old ka pala kung napunta kayo dito? Mm-hmm. So, ilan taon kayo ngayon? 45. 45. Di almost 30 years na ikaw. Na nandito sa lugar na to. So, paano, yun nga po yung concern ni Kuya. Ayan nga Kuya, sabi mo ko anong concern mo. Yun nga ho. Dadala nga po dito yung kahirapan. Yan. Mga malalaki na yung anak ko, kagaya niyan. Tungkol sa mga bagay niya, kagaya ng mga, hindi tuloy ako makabili ng dapat din, gagawa ng CR nga yan. Ayan, pre. Yun, ayun po yung concern niya dito kasi sa tagal na po nila nakatira dito, wala pa rin po silang palikuran. Dahil hindi daw ni Kuya ma-afford yung bumili ng inodoro. Siyempre, yung mga hollow blocks kasi po ilalim po doon ng bundok na sa gitna po sila ng dalawang bundok. Yung maibibili mo ng pangangailangan, hindi mo na gawa ng, siyempre, maiaagaw mo na rin doon sa pagkain. Pagkain. Ang mahal din ng magano rin ang pagbumili ka ng mga materyales, ang mahal. Yung ibibili mo doon, di pagkain na lang. Kaya nga. So, ayan, yung, ilan ang anak mo, Kuya? 5 po sila. Ilan taon po yung panganay? Yung panganay ko, nasa 21. Wala po dito, nasa 21. Biyanan ko. Biyanan ko bunso. Ito yung bunso ko, yung maliit. Ilan taon na po siya? 7. 7 taon. Mm-hmm. Lahat po sila nag-aaral. So, ito po si nanay. Nagluluto sila. Ito po yung bahay nila yan. Yan, ito yung bahay nila. Ito po yung, nasa labas ng bahay yung lutuan. Ito po yung lutuan nila, ito. Kusina. Ito yung pinaka-kusina nila, nakabukod siya sa bahay. So, yan guys, ang pinaka-concern po dito ni tatay is yung pong palikuran. Sana daw po mayroon pong magbigay sa kanila ng, mag-sponsor po sa kanila ng inidoro. At saka po yung hollow blocks. Hollow blocks sa kasimento, no? Kasi yung buhangin daw po, hindi na po problema. Gawa nung marami na po sila makukuha dun sa ilog. Yun, marami na pong buhangin dun sa ilog. So, ang problema na lang po yung pambili po ng hollow blocks at yung mga bakal pantay sa gilid nung para maging matibay naman yung CR at inidoro po. So yun lang po yung pinaka nila para magkaroon naman po sila ng komportabling palikuran kasi sa ngayon po kasi alam mo niyo na po nasa malawak po yung kanilang palikuran malawak po yung ilog. So yan guys, kasi kaya na ako po yun, nagtanong po kasi ako mga CR. So yan guys, sana po mayroon pong may mabubuting puso dyan na tumulong din sa kanila sa lugar nila guys. Oh. Nakita nyo kang hirap talaga ng buhay sa ganitong liblib na bundok. So sana mayroong may mabuting puso dyan na magbigay nung kahilingan ni Kuya Mario po. Kuya Mario po, ayan. Ayan guys, sana guys mayroon tayong may mabubuting puso dyan. Ayan. Ayan, bukol sa puso namin at po namin na tatanggapin. Yun. Ayan guys, yan, maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat din po kay Kuya Mario sa kanyang pagpapaunlak sa ating panayam. Ayan, thank you guys. Ayan, Aldous Eagle TV po. Bye. Ayan.